from one attorney to another, laging handa sa pagsagot sa inyo mga katanungan sa batas. Narito na po ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Happy hump day, Attorney Gabby! Naku, happy hump day din sa'yo. At isang araw, gusto ko rin makasama siguro dito si Attorney Lilette Matias, di ba? So halos lahat siguro sa atin ay may group chat o GC. Mapa-family group, work chat, barkada chat, at ang pinakamaingay na GC, ang mga chikahan group chat. Aminin, relate kayo dito, di ba? Pero hinay-hinay at mag-ingat dahil minsan, dyan talaga nagsisimula ang gulo. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang daming hot chika na nasasagap sa GC. Paano kapag hindi na po nakatiis at in-screenshot ang mga usapan at sinend sa iba o pinost, bawal po ba yun? Well, actually, gusto ko sanang sabihin na ipinagbabawal ito sa batas at may malaking punishment. But unfortunately, parang walang tahasang pagbabawal dito. So, hindi naman bawal talaga, except siguro kung may data o personal data involved or information dahil pwede itong maituring na violation ng Data Privacy Act o Republic Act 10173. Ibig sabihin, kung kita sa screenshot, pangalan, picture o ibang personal na impormasyon at kinalat ito ng walang pahintulot, pwede itong maituring na unauthorized processing na siyang pinagbabawal sa batas. Of course, bawal din kung ito ay nakakasira sa reputasyon nung tao na subject of that screenshot. Kapag ipinadala sa iba, pwede ito maging criminal libel. Pero alam na natin yan. And of course, bago po ito, tandaan na sa ilalim ng Article 723 ng Civil Code, ang mga sulat at pribadong komunikasyon ay pagmamay-ari actually ng tao kung kanino ito naka-address at kung kanino ipinadala. Pero sabi din ng artikulo na to, hindi ito pwedeng ikalat ng walang pahintulot sa sumulat nito. So you need to keep it private. Susunod naman, attorney, pwede po bang makulong sa pagsiscreenshot at pagsishare ng mga chika sa GC? Well, kung ito nga ay pasok bilang violation sa Data Privacy Act, katulad nga ng unauthorized processing of personal information, pag sinabing personal information, pangalan, address, litrato, employment record, o email address, ang parusa nito ay 1 to 3 years na pagkakakulong at may fine na 500,000 pesos hanggang 2 million pesos. Kung ito naman ay unauthorized processing of personal sensitive information, ano ba yan? Pag sinabing personal sensitive information, marital status, age, religious, philosophical, o political affiliations, at impormasyon tungkol sa kalusugan, genetic o sexual life ng isang tao halimbawa, ang parusa ay tumataas at ito ay kulong mula 3 years hanggang 6 years at may fine na hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi lalampas ng 4 million pesos. Pero ito ha, tulad nga ng sinabi ko na, kahit walang batas na pinag-uusapan, dapat simpleng respeto na lang po for the privacy of others, di ba? So huwag masyadong mabilis mag-copy and paste at post, di ba? Kuminsan nga yung mga namamatayan, nauuna pa tayo dun sa pamilya. Huwag ganun, di ba? Antay lang. In any case, yung mga usaping batas, bigyan po nating linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.